Hi guys, and welcome back to my channel. It's me again, Isa Jean. Today's vlog, it's unboxing. Actually, parang first time ko yata mag-unbox ng bag. Kasi yung mga bags ko, hindi ko naman pinapakita di sa mga vlog ko. Kaya, I think it's first time, if I'm not mistaken. So, without further ado guys, ipakita ko na sa inyo yung bag na sinasabi ko. At ang nagbigay nito sa akin, syempre ang aking special friend na si Ate Cherry. And kasama ko rin siya dito na vlogger sa Dubai. Christmas gift niya sa akin to. And, eto siya. Yan, ang laki ng box niya. And the surprise talaga ako nung binigay sa akin to ni Ate Cherry. Kasi, hindi ko na-expect na bibilhan niya ako ng bag. Kasi, guys, alam niyo, napakahilig ko sa bags. Ayan, open na natin siya. And ito siya. Ayan, ang ganda ng kanyang color. May tatak na Carpisa dito na gold hardware. Sa handle bag. Ayan, tayo. So, makikita niyo meron siyang zipper. As in yung zipper niya, guys, dalawahan. Makita niyo. Pwede niyo siyang ilock. Kung magta-travel kayo, pwede nyo ilock to kasi meron siyang butas. Ayan. Hindi ako marunong mag-video ng unboxing ng bag kasi first time ko yata talaga to. Ayan, pag binuksan nyo siya, guys, meron tayong makikita dito na kasamang strap. Ayan. So, pwede ko pala siyang gawing body bag, ganun. So, try natin ilagay yung strap. Okay, so meron pala siya talagang part na lalagyan ng strap. As you can see, guys, ayan. Ito, yung isang side. Then, doon sa kabilang side yun. Ang maganda dito sa strap na to, guys, na-adjust siya. So, ako, hindi naman ako ganun kalaki at katangkad. So, perfect to sa akin. So, ganyan na itsura niya, guys. With the strap. Try natin. And, tatayo ako. Para makita nyo kung ano itsura pagka nag-set. So, ayan. Like, maliit na kasi ako guys, hindi ako ganun katangkad. So, ayan. Gusto ko yung color niya, skin. Diba? Ganda. So, pwede natin siyang gawing body bag. Parang ganito. Okay, so tingnan naman natin kung ano meron dun sa kanyang loob. Ito guys, yung loob. Spacious naman siya sa loob. May package siya dito. Ayan. Sa kabilang side, meron din siyang isa pang packet na meron zipper naman. Ayan. So, yun. Kung tatanong niyo naman ako guys kung kailan ako nahilig sa bag, actually, bata pa lang ako, elementary days, mahilig na ako sa bag. As in, mga pouch, mga bag, pero usually talaga sa mga bags. Yung mga bag ko dati no elementary ako, ako talaga ang pumipili noon nung nag-high school ako, nung nauso yung, ano pa yung heartstring? Heartstring yata yun, kung di ko nagkakamali. Nagkabag ako ng gano'n. Ang natatandaan ko pang tatak na mga bag na meron ako noon, yung Sikusana. Hindi ko alam kung meron pa noon ngayon. Tapos yung Jerboot, something gano'n. Saka yung United Colors of Benetton, Nike, Adidas, JanSport, ano pa ba? Pati yata, ano may tatandaan ko na parang SM na tatak na bag na gustong-gusto ko siya, binili ko siya as in parang siya yung para medyo high-end type na bag. Hindi ko matandaan. Pero in fairness naman sa akin guys, kahit sobrang love ko yung bag, nalilet ko ko naman sila. Though gamit na gamit ko sila, malinis pa rin sila as in hindi mo sila makikitaan na parang nasira or something. Kung meron man sira, siguro by accident yun. Pero yung ako ang may gawa or nadumihan ko, hindi guys. Kasi sobrang maingat talaga ako pagdating sa bag. Tapos guys, nung dumating ako sa Dubai, nagkaroon ako ng iba't ibang brands ng bag. Yung iba sa kanila na pamigay ko na guys, promise, sa mga ibang friends ko or dun sa Pilipinas, pinapadala ko din. Kasi alam ko kasi yung feeling ng, alam mo yun, hilig mo isang bagay tapos hindi mo siya mabili or yung iba can't afford na mabili siya. Then, ako naman, kaya ko naman siyang bilhin. So, bakit naman ako magdadamag, di ba? So, yun, pagka alam ko na deserve naman ang isang tao na to have that bag, ibibigay ko naman siya, ililet ko lang siya. Basta alam mo yun, alagaan lang kasi sobrang inaalagaan ko yung aking mga bag. Hindi naman guys masama na
minsan regaluhan natin yung mga sarili natin kasi reward natin yung sa sarili natin yun. And isa din yung reminder na para mag-work hard pa tayo and mahalin natin yung ating trabaho. Kasi para sa akin, ganun lagi yung iniisip. Kasi syempre guys, deserve naman natin na mabili or matreat yung sarili natin. Mabili yung mga gusto nating bagay na, alam mo yun, para sa sarili natin. Kaya alam mo guys, minsan pag may nakikita ako bag na, alam mo yun, by rated, class A, class, ano man yung mga class na yan. Kasi para sa akin, hindi siya original. Kahit super anong class pa yan, ang sumatutan yan guys, hindi pa rin siya original. I'm sorry guys, pero hindi talaga ako fan ng mga fake. Kasi alam mo yung pakiramdam na binili ko siya, na kahit sobrang mahal niya, pikit mata ko siyang binili. Tapos alam mo yung makikita mo lang na gamit niya. Parang, oh my God, sorry. Ang lagi ko kasi guys, ina-advise yung sa mga nagtatanong, kakilala ko kung pag may tatanong lang naman kung okay bang bilhin to, class A. Kasi yung ina-advise ko talaga guys, not to go for it. Yung huwag siyang bilhin. Kasi ano siya, hindi siya original. Parang, gusto mo ba ng something na bagay para sa sarili mo na fake? You deserve more than that. Parang ganun. Baga, bigyan mo ng class din yung i-reward mo doon sa sarili mo. Kasi para sa akin, ganun eh. Dapat mahalin natin yung sarili natin and kailangan masatisfied tayo doon sa bagay na iririgalo mo din para sa sarili mo. Sa ibang tao nga, nagririgalo ka ng maganda, kasi pinag-iisipan mo, what more pa yung para sa sarili mo, di ba? Kaya ang ina-advise ko na lang guys, so sa mga nagtatanong, bumili ka na lang ng isang tatak na halos kaparehas nung signature bag na gusto mo. For example guys, magbanggit tayo na isang brand na bag, yung Hermes. Ang daming lumabas ng magagandang design ng Hermes and ang dami ding lumabas na mga halos katulad na design ng bag ng Hermes. Like for example, punta ka ng DKNY, Aldo, Nine West, ano pa ba yung mga bag na mga middle na can't afford nating bilhin. Halos napakadami lumabas na halos kapare-parehas. Yun, pwede mo yung bilhin. Sabihin natin binili mo is Aldo or from Nine West. Hindi man siya Hermes, at least, diba, original siya, guys. Hindi man Hermes ang tata. Pero yung bag na gusto mong design, halos kaparehas naman. Eh, hindi mo masasabi na fake kasi may pangalan yung binili mong bag. At may quality din yung bag na nabili mo. Napakadami mga branded bags, guys, na halos pare-parehas na sila ng design. Siyempre, yun nga lang, iba-iba sila ng mga pangalan. So, yun, pwede mong bilhin yun. Pero guys, kung gustong-gusto mo talagang bilhin, let's say Louis Vuitton, gusto ko ng Burberry, gusto ko talaga ng bag na to, tong Gucci, kung kaya mo naman guys bilhin at afford mo, pag-ipunan mo na lang. At least, original yung bag na binili mo. Diba? Kasi ako talaga guys, alam nyo, kahit walang tatak siguro yung bag, basta hindi lang siya fake, bibilhin ko yun. Mas gusto kong bilhin yung walang tatak na bag kaysa sa bag na hindi original at fake. Kaya guys, sana mas nakakuha kayo ng tips sa pagbibili ng bag or sa pagde-decide kung anong bag yung bibili nyo. Treat nyo yung sarili nyo guys kung katulad ko kayo na mahilig sa bag. Buy kayo na isang bag na sa tingin nyo magpapasaya sa inyo at magbo-boost ng personality nyo and yun yung maging key para maging mas masipag pa rin tayo magtrabaho. And guys, nasabi ko na din yung aking thoughts about sa mga bags on buying bags and kung ano-ano pa. Sana hindi kayo nainis sa akin about dun sa mga usapang fake na bag. That's just me and I'm just sharing to you kung ano yung thoughts ko about dun. So, and guys, that's it for today's vlog, guys. Thanks again for watching and I hope to see you again soon on my next video. Bye!